Ako po si Chaplain Philip Pagya Valerio. Ang nagbibiyaho sa akin ang desire para i-pursue po itong faith in action na kung saan ay nagkakandak tayo ng Bible study regularly. Ay ito po yung aking mandate, ito po yung aking calling bilang lingkod ng Diyos na madala ang mga tao sa ubasan niya po, sa karya niya. At bilang isa din na tagapagturo ng isang negosyo, ay yung mga estudyante natin ay sinisigurado ko na hindi lang sa pagkakitaan lang kami magsasama, kundi sinasama ko din sila doon sa nagbibigay ng blessing, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, upang umunlad sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Kung titignan niyo po mabuti, no, yung mga tao naging successful ang buhay, meron po silang mentor. Kumbaga, sila po yung mag-guide sa iyo kung ano yung gagawin niyo po. Hindi lang basta doon sa bagay na kung saan ay tatakin niyo, kundi kayo ay i-guide. Sabihin, kayo ay mo-monitor, mailabas yung kanyang ang skills po natin sa bawat isa. Ang paborito pong Bible verse ay Ephesians 3:20. Bakit po? Kasi nga, sabi po doon sa Wika English, He will give you, sabi niya, very much more than you ask for. Ibig sabihin po, yung mga hiningi natin sa Diyos, mas higit pa sa pinipipray natin, at yung ating mga iniisip, mas mahigit pa ang ibibigay niya. Time freedom, tsaka financial freedom. Kasi po, siksik, lilig at umaapaw. At ang isang motto ko po sa akin, bilang leader, ang pag nagkamali po ang leader, lahat na po mali. Pero ang leader ay gumawa ng tama sa umpisa, sa huli na po lahat ay tama. Hi, this is Alex Tinsay. And this is Philip Valerio. Abangan po ninyo ang On Cue sa Light TV. Malapit na malapit na! Okay na. Ang agila, malayang lumilipad. Batayo kung umindayo, anuman ang panahon. Susulong at iuurong sa lahat ng panahon. Lakas ng kanyang bagwis, lilipad ng mabilis. Bagyong dumarating, sasagupain. Matikas, walang takot, humahagibis sa hangin. Sa malawak niyang pakpak na pumapagkaspas, pampataas niyang lipad sa kalawakan. Higit tayo sa agila, nalikhan ng Diyos ating Ama. Malayang makakamtan yaman ng biyaya niya. Manalig, huwag matigati, dahing alina. Tayo'y magsaya, magpuri sa Kanya. Pagkat pangako niya sa atin, hindi maiiba. Pangako ay ilipad sa iyong panalangin. Pakikinggan ka ng Diyos, tiyak na diringgin. Higit tayo sa agila, nalihan ng Diyos ating Ama.
malayang makakamtan. Yaman ng biyaya niya, manalig wag matigati, lahing atila. Bagyong dumarating, sasagupain, matikas, walang takot, humahagibis sa hangin. Sa malawak niyang pakpak na pumapagkaspas, pampataas niyang lipad sa kalawakan. Diba't higit tayo sa agila, nalikhang ng Diyos ating Ama. Malayang makakamtan yaman ng biyaya niya, manalig wag matigati, lahing agila, lahing agila, lahing agila. Puso ng ating mentor, walang iba, no? Kasama natin ngayon, of course, si Chaplain Philip Valerio. So, Chaplain, magandang umaga sa iyo. Glorious day. Yes. Opo, okay, siguro... Chaplain, interviewin kita ng mabilis lang, no? Anong nafe-feel okay mo ngayon, no? Yung ating programa na On Cue with Alex Insay and Philip Valerio. At ang unang mo pang guest dyan ay ang napakalapit, no? Na talagang napakalapit sa iyo, sa puso, sa isip, sa spirito. Ay siyang unang-una, no, na ano, na episode ng On Cue. Anyway, I see to it dapat tayo po lahat na it's our principle in life is a biblical. Why? Because pag tayo po ay naka-align, no, sa Bible, eh ang Bible po, yan po yung kasaysayan, yan po yung present time at saka yung mga magaganap. Kumbaga, yan ang ating katawag na timeline. Yan. Yan yung ating schedule. Yan po yung ating activities. Yan po yung ating itinerary. Yan. Pag sinundan nyo po yun, no, ay talaga mangyari po yun. Kagaya po doon sa 1 Corinthians 2:9. Okay. Pag sinabing 2:9, tunay. Parang madali yung matandaan. Tunay. Tunay. Ang sabi po doon, hindi pa daw narinig, hindi pa raw naisip ng kahit sino. For God, sabi niya, ang Diyos mismo ang naghanda, no, ng mga bagay na yan sa mga nagmamahal sa Kanya. Yan. Kaya po 'yung nangyari sa atin, 'di ba, maging ano ka po, no? Main host, no, ng TV program at during pandemic. Okay, at 'yung slot na 'yan ay prime time. At the same time, 'yung channel na po 'yan ay tatlong sabay-sabay po 'yan. Isipin niyo po, no, tatlong channel sabay-sabay. Paano po nangyari 'yon? Kasi nga inanda na po ng Diyos. Kaya paano po nangyari dun sa mga nagmamahal sa Kanya? Okay? Yan. At ang kagandahan po nito, yung isang channel po dun, kung saan dyan po yung lumipat yung channel 2, no? Yung ABCBN. Hindi pala channel 2, ABCBN. Dun lumipat siya sa QTV. Kaya yung ating slot, no, bukod sa prime time, dun naglipatan yung mga milyong-milyong mga manonood ng ABS-CBN. Kaya very ano talaga, no? Sabi ng Diyos, no, if you humble yourself, no, I will draw men to you. Sabihin, pag tayo ay nagpapakababa,
no, sa kanyang pangalan, magdadala raw ng maraming tao, no? Bibigyan tayo ng maraming tao na no? Para lang yung mapahayag natin yung kanyang salita. Yeah, kaya meron po tayong faith in action. Ayan. At marami pang iba no, na magaganap. At kung hindi nyo itatanong si Alex Tinsay po, ay siya po ay 30 years na TV broadcaster. Batikan po siya. He's a veteran at TV actually limang program po ang kanya hinahawakan. No? At naging ano ho natin, host. Siya po yung nag-mentor sa akin. Siya yung nagtuturo sa akin no, paano kumarap sa TV, paano magsalita, at napapansin niyo po no, kahit ako sa sarili ko pag during our painting action, yung diction ko medyo mayroong konting improvement no, kaya salamat sa mga nag-appreciate for the glory of God. At siguro po pauunahan na natin ng panalangin si sa pangunguna ni Host Donald Pascua. Yes, maraming salamat Chaplain at again no, congratulations sa iyo at you deserve it dahil alam natin ano ginagawa mo lahat ito ay para lamang sa Panginoon at dahil ginawa mo sa Panginoon, talagang ilalagay ka niya kung saan yung mga matataas na posisyon. No? At we wish you all the best in prayers for the success of this show, Chaplain. At okay, so umpisahan na po natin ating Faith in Action Worldwide sa ating panalangin. So I'd like to invite everyone ano, to be at the presence of our Lord. Okay. Lord, we thank you so much for this day. Salamat po sa pagsama-sama namin muli. At salamat Panginoon sa napakasayang araw na ito, napakasiglang araw na ito. At ganun din ang panahon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na talagang nakangiti at punong-puno ng blessing at ramdam namin, Panginoon, ang tagumpay ng bawat isa nakasama namin dito at yung mga nakakapanood po nito. Muli Lord, humihingi kami sa inyo ng wisdom, humihingi kami sa inyo ng understanding Panginoon upang maintindihan namin yung iyong mga ibabahagi ngayong araw nito sa pamamagitan po ni Chaplain Philip Valerio ay madagdagan ng aming kaalaman ng pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, tinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangarap, Panginoon, na alam namin at tutuparin mo dahil yan ang pangako mo. At muli, Lord, handang-handa na kami ngayon at ma-bless kami, Lord, ma-anoint kami ng iyong Holy Spirit. Muli, maraming salamat. Itong ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. At Boss Donald, tayo ay live dito sa Resto na pinakamasarap na pizza, no? Oh yes. Oo. Bella Ciao. Bella Ciao. No? Yes, Bella Ciao. Opo, yeah. Opo. And like to shout out to Chef Ian and actually Chaplain ano, yung ating mga kasama dito sa Faith in Action. Sa lahat po, ha? Ito po ha, sa lahat po ng nanonood ngayon dito sa Faith in Action. Pag pumasyal po kayo dyan sa La Bella Tagaytay at nag-dine-in kayo or take-out man yan sa Bella Show, kayo po ay makakatanggap ng 10% discount. Okay, so lahat po ng inyong kakainin at inyong iti-take-out, banggitin nyo lamang po si Chaplain Philip Valerio. Okay, o kaya at ako din ay Coach Donald. Ano? At hindi lang yan, ano? Alam nyo, na-extend po yan. Hindi lang sa Faith in Action yan, extended po yan hanggang doon sa ating success community. Alright? So, sa mga gusto po makatikim ng authentic na Italian food at na, talaga namang napakasarap, napakalinis nung lugar na yan, napakagandang ambiance na nandyan sa La Bella, ay kung gusto nyo makita si Chaplain Philip Valerio, no, machempohan nyo dyan kumakain. Alright? Pasyal po kayo dyan. Okay? At yun, blessing yan sa atin eh, di ba? So dahil natutuwa tayo sa Diyos, talagang pinagkakalooban tayo ng Diyos ng mga ganyan. At napaka-affordable pa nung mga pagkain nila dyan at talagang sulit na sulit. Yun, ayos. Okay. Kanina napakinggan din natin yung awitin ng Pamasko, no? Ng ating mentor, si Bishop Ricardo Show, no? At naway supportahan natin. At Facebook Live po tayo, ha? I-share nyo po ito, di ba? The more the merrier para maabot po natin. Kasi yung mga kanta na yan talagang yung talagang nagre-rema, sabi talagang
nagmamanifest sa buhay natin. Yung mga pag sinabing masaya, masayang awitin, mga tugtugan na yan, talagang ang buong katawan natin talagang pati soul, no? Tayo ay masaya. Tayo ay talagang vigorous para tayong lalong bumabata. Nakita ko si Mama Mary, no? Talagang sumasayaw siya. Wow, pabata ng pabata si Mama Mary. Yes, at saka si Gemalin Gapatan at si Success Rich, si Jay, no? Ito lang ating mga masugid ng mga follower. At shoutout ni kay Yoli Alpane, yan. Okay, at sino pa ba dyan? Yan. At sa lahat po, no? Meron pa pumapasok. Okay, sige, tuloy-tuloy po yung ating ano ha, yung ating yung mga ating mga papasok, Coach Donald, pakisalud na lang sila. Yes. At ako, grabe, watching from ano, no? Hong Kong. Yes. No? Si, ang tiga Hong Kong, ito si ano, no? Worldwide kasi tayo eh. Si Gemalin from Hong Kong siya. Yan, nakakatuwa, no? Na-miss ko na yung Hong Kong. Sana makabalik ulit ako dyan. Okay, at salamat, no? Yung mga tiga Hong Kong, I miss you all. Actually, nagparamdam na ako. At kikita ulit tayo. Okay? Ready mo na yung passport ko, Donald, ha? Amen. Amen, yes. Talagang pag nagbukas ang ano, no? Any word, no? Kasi tayo po ay inimbitahan sa ibang panig ng mundo dahil tayo ay naabot sa buong mundo. Yan po ang kagandahan po sa naglilingkod sa Diyos dahil pinapakilala natin Diyos, minamahal natin ang Diyos, at marami pong benepisyo. Kaya yung pag-invite po sa atin, napakaganda po kasi sa invitation, nakaka-gano'n mo, mag-appear ka sa TV, sa mga radio, tapos magkakanta ka, mag-concert ka, tapos yung may autograph ka pa. Di ba parang ano nga, parang instant celebrity, no? So, diba? Kaya nakakatuwa ang Diyos. Kaya nga tama yung 1 Corinthians 2:9 eh. Hindi mo pa nakita, hindi mo pa narinig. Di ba? Hindi mo naisip man lang yan na mangyari sa buhay natin, pero ay mangyayari. Okay? At tayo ay mag-share na, no, ng ating presentation ngayon. Pwede ba smile naman kayo? Smile naman. Kasi ang ating pag-usapan na ay happiness. Diba? Happiness. Yan, ang ganda ng ngiti ni Mama Mary. Alam niyo po, no, sa totoo lang, no? Yan, si Jen, Jenlyn. Grabe. Ang ganda ng ngiti. Yan, si Jen, oh, shoutout kay Jen Sepri. Alam niyo po, pag gumiti kayo, ang buong mundo po, ngingiti din sa inyo. Alam niyo ba yun? Ready ko, no? Okay. Alam niyo ba, pag kayo ay gumiti, ang buong mundo ay ngingiti. At marami pong benepisyo patungkol po kung tayo ay masaya. Yan po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Nawa ay ito ay madulutan ng ligaya, saya, at kalusugan, no? Yung ating beneficial health. Para tayo, ano rito, doktor. Alam po natin, ang salita ng Diyos, yan ang the best medicine na walang bayad. Hello? Diba? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, yan ang dakilang manggagamot. Okay, tayo po ay mag-share na ng ating screen. Matindi ito, maniwala kayo talaga. Patindi na patindi ang ating presentation. Okay? Ulitin ko, pakishare po sa lalo sa mga group. Share niyo po sa mga grupo niyo para marami pong makaabot po nitong kasi po, ito ha. Ito pangako ng Diyos. Pag ito ay na, okay, sa isang verse pa lang sa Bible, lahat ng mga sakit niyo tanggal kagad. Magliliwanag ang iyong ano, yung mundo, 'di ba? Mag-spark, no? Lalakas ka, sisigla ka. Okay? Okay po. Yan. Ang ating pong topic ay nasa book of John, 3 John chapter 1 verse 2. Sabi po rito, beloved. Ang sabi sa atin ng Diyos ay mga minamahal. Sabi niya, I pray. No, ay nanalangin. That you may prosper. Wow! Sino gusto ng prosperity rito? Diba? Sa lahat ng bagay. In all things. Alam niyo, pag nabasa, binasa natin yan, tatandaan niyo po ha, si Chaplain, ito po ginagawa. Pag galing sa Diyos, salita ng Diyos, pag binasa natin yan, ang tawag niya declaration, mangyayari po yan.
Bakit po mangyari? Kasi pinaniwalaan ho natin. Hello? Kaya no choice na tayo kundi paniwalaan. Kasi po, mabubuting bagay. Anong bagay po? Lahat po ay pagpapalain tayo sa lahat ng bagay. Ano po yung una? Health. Sabi nga, health is wealth. Okay? Diba? Just as your soul prosper. Pag sabi yung soul, ito yung ating mind, na? Ito yung ating emotion, ito yung ating feelings. Kumbaga yung ating feelings ay talagang sisigla ka na, talagang prosperous, no? Kaya lahat ng sakit, lahat ng anumang bagay, no? Uparating pa lang, no? Ay gagaling na ngayon dahil naniwala po kayo. Amen? Amen po ba? Kaya ang topic natin, happiness attracts positive reactions. Yan. Bawal po ang negative po dito. Okay? Yes. Tuloy po natin. 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray, no, that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Okay? Alam nyo, sa totoo lang, no? Iwasan nyo na po yung mga taong nagsasabi ng mga negative. Hindi ho makakatulong sa inyo. That is no advantage to you. Okay? Kaya meron talagang salita ng Diyos. Yan po ay good news. Okay? Isa-isa po natin. Ano po ibig sabihin nito? Okay? Ang ibig sabihin po nito, beloved, I wish above all things that you that do may yes prosper or succeed in all temporal affairs, in the business of life in which he was. And as success of this sort depends upon the blessing of God, which make it rich. Ano po? Ang gagawin ng Diyos sa atin? Gagawin daw tayo mayaman. Is it to be wish and pray for from Him? Kanino po? Mananalangin sa Diyos. Yan. Siya po ang nagpapalao sa atin. Nagpapayaman po sa atin. Okay? At sa health naman po, that is of body, which above all things, above all outward mercies, is the most desirable. For without this, what are the riches, being this, the largest possession, or the best of friends? Without this, there can be no comfortable enjoyment of either of them. And therefore, of this sort of mercies, it is in the first place and above all others to be wished for and desired by one friend for another. The rule and measure of this wish is according to the prosperity of his soul. Take note, no? Meron kasi pong maraming pera, tapos puro sakit. Ako, isipin, hindi niya na makuha ng yung mag-swimming, no, sa beach, yung pinaka meron siyang kakayanan, no, na gumastos, no, ng pinaka private resort. Pero lusong niya pa lang sa tubig ay naku, nirayuma na. Di ba? Dito kakaiba po rito. Isibihin, umabata ka, lumalakas ka. Yung health natin talagang nagiging superior. Sabi naging malakas ka. Hello? Diba? Okay ba yun? At tandaan nyo po, no? Meron po na record na Pilipina, no? Na kababayan po natin, na beat niya po yung record ng Guinness Book of Record. Umabot po siya ng 124 years old. Kasi yung Japanese yata nasa 120 lang. Siya po yung bagong Guinness Book of Record. At take note, wala siyang sakit. Alam niyo bakit? Isa po sa mga sikreto ho niya. Okay? Lagi siyang masaya. Hello? Kayo ba masaya? At ang 120 years old na yan. Alam niyo po, pag tayo ay nag 60 years old, kumbaga tayo ay nagdadalaga pa lang. Tayo ay nagbibinata pa lang. Di ba? Huwag yung 20 years old pala, mukhang 60 years old na kagad. Kasi bakit po? Kasi lagi pong nakakunot ang noo, lagi pong nakasimangot. Huwag po natin gawin yan. Hello? Kasi pag ginawa ho natin yan, doon magsisimula yung kalungkutan. Yung magiging masakitin ka na. Di ba? Ano masakit? Damdamin, yung feelings mo, yung emotion mo. Kasi soul ang pinag-usapan. Kaya pinag-usapan natin dito, prosper in our soul.
Di ba? Okay ba yun? Naunawaan niyo po ba yan? Amen? Yes. Next, even as the soul prospered, the soul is diseased with sin and may be said to be in good health when all its iniquities are forgiven. Wow. And may be said to prosper when having a spiritual appetite for the gospel. Yun. The sincere milk of the word. Ito pinakagaras natin yung word of God. It feeds upon it. It's nourished by it and grows thereby. When it is in the lively exercise of faith, hope, and love. When spiritual knowledge is increased or it grows in grace. And in the knowledge of Christ Jesus, when the inward man is renewed day by day with fresh strength. And when it enjoys communion with God, has the light of this countenance and the joys of his salvation. And when it is fruitful in every good work. Grabe, no? Kumbaga, panghawakan nyo na yan. Di ba? Di ba? Bible verse about smiling. Okay. Always put a smile on your face because it's a very powerful weapon. I'm not talking about a cheesy fake one. Yung ano bang ang tawag na parang ngiting aso? No, not that one. I'm talking about a genuine smile of happiness. Di ba? Isipin, yung smile natin na yung hindi natin pwedeng pekein, yung talagang aramdam natin buong katawan, buong ano, lahat. Di ba? Sumisigla, lumalakas. Yan ang tunay na smile. Yung genuine. Di ba? Instead of putting on a frown when in hard times, which will only make you feel worse, turn that frown upside down. Yan. Kumbaga, tabi ka agad, kung malungkot ka, smile ka agad. Di ba? Hello? Alam niyo po, dyan umatake si Satanas. Pag nakita kang malungkot, yan, tatabihan ka niya. Yan, bubulungan ka niya. Yan, tutoksuhin ka niya. Yan, sisirahan ka na niyan. Yan, ano ka na, nanakawan ka niya. Yan, unti-unti ka na pinapatay. Hello? Diba? Kaya don't deal with the devil. Diba? Just smile. When you smile, the devil will flee. Yan. Kasi ang kanyang hinahanap, sinisilo niya yung mga takot, yung mga problematic, yung mga traumatic, yung mga depressed, yung mga stress, yung lahat ng mga negative. Yan ang kanyang hinahanting. Kaya huwag ko kayo magpahanting, ha? Huwag ko kayo magpahalata. Okay? Hello? I guarantee you, if you do this, you will feel so much better. Remember, God is always faithful. He will hold you up, rejoice because all things work together for good. Uplift your life and think about the great things God has done for you. Here are reasons why you should always be thankful. Think about things that are honorable. Isipin po natin lahat ng mga bagay na honorable. Give thanks and always smile, which shows strength. Oh, nagbibigay pala ng kalakasan ito, yung smile. Hello? Diba? Bless someone's life today by just giving them a smile. Naku, nakaka-bless pala pag tayo ay nag-smile. Hello? Hello? Nakismile ba kayo? Tignan niyo po, subukan niyo hindi mag-smile. Tignan niyo yung mga kasama niyo sa bahay. Nakasimangot din. Malungkot din. Pag ikaw nag-smile, lahat mag-smile. At pag lahat ay nag-smile, hindi ka lang blessed, lahat po ng kasama niyo ay blessed. Wow! Di ba? Nakaka-uplift, no? Ng spirit. Okay? Ito, may quotes po tayo. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Diba? Smile in the mirror. Mag-practice na po kayo. Diba? Do that every morning and you will start to see a big difference in your smile, in your life. Ulitin ko po, no? Smile in the mirror. Do that every morning and you start to see a big difference in your life. Alam niyo po, ano lang yan eh. Sa umpisa kasi, medyo hirap kayo mag-smile. Kasi nga, nasanayan yung hindi palang ngiti eh. Kaya,
Kaya medyo matigas mo yan. Kaya nga, ano, kumbaga tumigas na po yan, kailangan natin ibanag-banag yan. Lagi ka nakismile. Di ba? Di ba? O, di ba? Isa doon sa mentor natin, yung multi-billionaire, si Ricardo Show, Bishop Ricardo Show, lagi nakismile, di ba? Normal na sa kanya nakismile. Kada makikita mo siya, smile. Tuwing magsasalpa siya, smile. Tuwing siya mag-isip, smile. Every move he makes, he always smile. Kaya, just do it. Smile in every way. Di ba? Lighten up. Just enjoy life. Smile more. Laugh more. And don't get so worked up about things. Di ba? Smiling doesn't always mean you're happy. Sometimes, it simple means that you are a strong person. Wow. Di ba? The most beautiful smile is the one that struggles through tears. Yan. Okay? 6 quick benefits. Ano pong mga benefits yun ito? Nagpapababa po siya ng blood pressure. Kaya yung mga high blood po dyan, smile. Ano po sagot? Paki ano naman? Paki lagay naman sa chat box nyo. Diba? Maganda naman. Smile. Okay. Sino rito may mga mataas ang, ano, ang blood pressure? Smile. Okay, pag nag-smile ka, tingnan niyo po. Yung tunay na smile, ha? Kung meron kayong ano, yung pang-BP, i-check niyo po. Bumababa po yan. Okay ba yun? Okay. Better mood. Ba? Especially for bad days. Wow. Hello. Next, relieve stress. Diba? Sino ba dito lagi stress? Stress sa mga utang, stress sa mga bayarin, stress sa mga lahat-lahat ng bagay. Diba? Anong gagawin po? Smile. Nakaka-relieve po yan. Next, strengthens your immune system. Hello? Hello? Alam niyo ba, ang pagpatungkol po sa immune system, napakamahal ho yan, binibili ho yan. Si Chaplain po, sa totoo lang, recently po, no, merong kinabit sa akin na boost ng immune system. Di ba? Hello? Napakamahal. Yun pala, yung pinaka, yung libre, di ba? Yung nagmumula sa atin, yung sa pamamagitan ng smile. Di ba? Parang gusto ko kumanta na smile, no? Okay? Hello? Kinanta po ito ng mga sikat na mga ano, mga singer kagaya ni Michael Jackson, ni Martin Cole, at sino-sino pa. Yung about smile. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Okay ba yun? Next, lesson pain. Mali yung lesson na yan, ha? Sorry, ha? Lesson pain yan. Yung mali po yun, ha? Yung word yan. Lesson pain. Okay? It is contagious. Wow. Grabe, no? What does the Bible say? Proverbs chapter 15, verse 30. Yeah, marami pong verse sa Bible about smile. Okay, ang sabi po rin, a cheerful look brings joy to the heart. Good news makes for good health. Wow. Kumari, huwag na kayo manood ng mga ano, balita. Karamihan naman, bad news eh. Pwede ho ba? Hello? Di ba? Tapos pag nakarinig ka pa ng bad news, napapamura ka pa. Sabihin, nagagalit ka pa. Nag-iiba ang mood. Hello? Hindi kagaya ng ating QTV, it's all about positive news because we are based in the Bible. Amen? The Bible is a good news. Yan. Next verse po ay Proverbs chapter 16, verse 22. A joyful heart is a good medicine. Ako, napakamahal pa naman ng medicine ngayon. At walang gamot pa sa mga COVID na yan. Hello? 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 Nakakatuwa, no? Di ba? Namumblema ang buong mundo para sa bakuna na yan. O wala pang experiment man lang o wala pang nadidiscover na mga gamot. Okay? Pero sabi rito, a joyful heart is a good medicine. Libre pa. Hello? Ganyan tayo kamahal ng Diyos.
But depression drains one's strength. Kaya huwag nyo kayo ma-depress. Please lang. Ako na po mismo yung nakikiusap. Huwag nyo kayo ma-depress. Hello? Okay ba tayo dyan? Okay, pinasaya nyo na ako ha. Salamat po sa pagtugon. Number 3, Proverbs chapter 15, 13 hanggang 15. A glad heart makes a happy face. Diba? Kaya I pray yung mga tuguan, yung mga pusong mamon, mga pusong maramdamin, mga pusong inggitin, lahat ng mga negatibong mga nasa puso na natanim, ay sa pangalan ni Kristo Jesus, ay inaalisan ko, binubunot ko. Kaya sa araw nito, ang puso namin ay pinalitan niyo na po, you purify our heart, you cleanse our heart, you turn it to a heart of gladness. Kaya tayo po ay masaya na. Now we have a happy face. Hello, gusto ko makita yung happy face niyo? Pakimukosan nga niyo yung video. Gusto ko makita. Diba? Kaya naman sasabi kung you make it fake or genuine yan. Make sure it's a genuine happy face. Okay? A broken heart crushes the spirit. A wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trust. For the despondent, every day brings trouble. For the happy heart, life is continual peace. Alam niyo po, dapat ang buhay natin depende sa sinasamahan natin. Kasi pag merong yung may galit lang, yung asawa mo nagalit, may mainit ng ulo, meron siyang dinadala, pati ikaw nadadala rin eh. Hello? Diba? Kumbaga, allergic ka na tayo dapat sa mga ganyan. Hello? Okay ba yon? Okay? Yes. Next. Psalms 126 verse 2 hanggang 3. Then our mouth was filled with laughter. Naalala ko tuloy sa mental hospital. Buti pa yung mga may sira ang ulo. Tawa ng tawa. At ang ginagabot na sa kanila yung sira ng ulo. Pero sira ng katawan, sira ng ano man yung parte ng mga organs na yan, wala silang problema. Ang problema nila sa utak. Pero dahil sa katatawan nila, yun lang ang sakit nila. Hello? In our tongue with shouts of joy. Hello? Then, they said among the nations. Diba? Kumbaga, sinasabi natin ito. Diba? Binobroadcast natin ito sa buong mundo. The Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad. Yun dapat nyo po makita. Yung pangako ng Diyos. Kasi pag pinahawakan nyo yan, at yan ang inasahan nyo, at yan ang pinaniwalaan nyo po, no, na lahat ng bagay, no, na ginagawa o ginagawa para sa atin, doon tayo magmamaterialize. Doon po tayo magsasaya. Doon po tayo magkakaroon ng ganap, no? Ganap na buhay na kasiyasiya. Okay po ba yun? Godly women, ito naman sa mga asawang babae, no? Proverbs 31:23-27. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchant with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Yan, di ba? Hello? Di ba? Yung mga asawang babae, dapat, sabihin, yung ginagawa natin pagsisilbi sa ating pamilya, ay dapat po masaya tayo. Di ba? Sabi pa rito, she can laugh pa. She can laugh. Di ba? Hello? Hindi yung nagreklamo na to, paulit-ulit na lang. Lagi na lang ako sa bahay, gilat na lang. Hindi ako nakakapasya, hindi ako nakashopping. Diba? Na-board up sa bahay. Diba? Nagreklamo sa pagsisilbi sa mga anak. Dahil yung mga anak, pasaway, mga ganun. Hindi ko pwedeng ganun. Hello? Hello? Ganyan ba yung mga asawa nyo? Diba?
Ulitin ko po, no? Itong asawa po natin lalaki, siya po ay respetado sa lugar niyo po o sa city niyo po. Bakit po? Dahil sa kanyang asawa. Di ba? Dahil siya ay masaya. No? Meron siyang dignidad. No? At alam niyo po, ang tagumpay po ng lalaki, asawang lalaki, ay behind. No? Sinong nasa likod niya yung asawa niya? Hello? Okay ba yun? Yan. Okay? Tignan niyo po ah, may matutunan po tayo rito. Ang nakalagay po dito, hindi lang siya gumagawa ng trabahong bahay, bagkos siya ay nagtatrabaho pa. No? Kaya nga, ang asawa po ay ating, dinisign po yan ng Diyos, ay ating katuwang, hindi katulong. Kasi ang ginawa pong ginawa pong wordings ay katulong. Kaya yung asawa natin, siya na yung labandera, siya na yung tigaluto. Ginawa natin katulong. Hello? Huwag po natin gawin katulong asawa. Katuwang po siya. Hello? Doon sa ating pagiging matagumpay. Diba? Kaya yung may mga asawa dyan, i-date nyo naman yung asawa nyo. Diba? May kanta nga dyan eh, you do not give me flowers anymore. Alam nyo po, maliit na ang kaligayahan ng ating asawa mo. Ng ating asawa. Napakaliit na. Yung bigyan nyo ng flower, yung bigyan nyo ng chocolate, no? Yung galing sa puso, talagang kinikilig sila. Kahit na, no? Kahit na, alam sa misis ko, no? She's now 51. When I gave her flower, no? Recently, ako talaga, tuwan-tuwa siya. Grabe. Sabi ko, ang alam, ang kasi sa ang dating sa akin, nababadoyan ako eh. Kasi nga, bakit? Ilang taon na? 51 na? Tapos, bibigyan pa ng flower? Hello? Bibigyan pa pala ng flower? Diba? Alam mo, pag binigyan mo siya ng flower, ramdam natin bakit masaya siya. Pati ikaw, masaya ka din. Diba? Naiis yung kanyang burden. Kasi syempre, siya yung gumagawa ng gawaing bahay. Pag binigyan po lang siya ng flower, okay, alam mo, saya-saya niya. Nakakalimutan niya lungkot. Kasi nadidescribe po natin eh, na tayo nagbigay. Syempre, pag tayo nagbigay, syempre, ano yung inaalam din natin, ano yung dating sa kanya. Ramdam po natin yan. Diba? Nagustuhan niya ba? O galit pa rin siya? O na-appreciate niya ba? Tayo mismo ang makakaalam nito yung nagbigay. Hello? Okay ba yun? Huwag naman yung during, bibigyan natin ng bulaklak kayo pag nasa kabaw na. Huwag naman. Hello? Hanggang siya'y buhay, hanggang siya'y kasama nyo, give them a flower. Alam nyo bakit? Ako, naalala ko naman yung sinasabi ni Hesus Kristo. Maging kagaya kayo ng bata para kayo ay pagharian ng Diyos. Alam niyo yung mga anak ko, di ba, ito ha, ewan ko sa inyo ha, kasi mga anak ko, lahat ng anak ko, kung sila ay maliit pa, yung bata pa sila, pumipitas sila sa mga puno, no, kung anong mapitas sila dyan ng flower, tapos binibigay nila sa mama, sa misis ko, sa mama nila. Di ba? Hello? Grabe, di ba? O ngayon, nung nagkaroon na tayo ng tamang edad, no? Binata na tayo, nung nagkaroon tayo asawa, ginagawa pa ba natin yan? Di ba? Kaya naalala ko yung mama ko, papasyalan ko siya bukas, no? God's will, at papadala ko siya ng bulaklak. Amen po ba? Kasi pagpatay na, hindi na ma-appreciate yun. Kahit pinakamahal na bulaklak, kahit pinakamagandang na bulaklak, hindi na ho niya ma-appreciate yan. Hello? Okay ba yon? Amen? Yan. Okay. Smiling through the pain shows strength. James chapter 1, 2 hanggang 4. Count it all joy. Hello? Pag sinabing count it all joy, bibilangin natin lahat ng blessing natin. Bibilangin natin lahat, bawat segundo, ay joy dapat po tayo. Hindi niya sinabing sad. Ano sabi po? Bawat segundo, dapat tayo ay nagsasaya. My brothers, sabi po yun, James yan. When you meet trials of various kinds,
For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Diba? Ano yan eh? Maturity yan eh. Diba? Progressive yan eh. No? May progress yan eh. Diba? Habang nagkakaedad tayo, diba, tumitibay tayo eh. Hello? Diba dati, ano ka, bugnoting ka dati eh, nagtatantrums ka, diba? Ilang taong ka na eh. Nagtatantrums pa rin. Meron ba bang sa inyo na ilang taon na eh, nagtatantrums rin? Parang ano pa rin? Childish pa rin? Hello? Okay? Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 12, rejoice and be glad. Oh, ano yung rejoice and be glad? Hindi ito yung shampoo, ah. Rejoice. Pero pati shampoo ginawang rejoice. Oh, tama? And be glad. E pag tuwi kayo ay nag-shampoo, nag-rejoice kayo. Maalala nyo yung rejoice. Wow! Di ba? Pag naliligo ka, no? Kumakanta ka. Sino dito yung kumakanta sa banyo? Kumakanta ba naliligo? Yan. Di ba? At masaya tayo. Because great is your reward in heaven. Wow! Oh, grabe ko si Donald, no? Pag tayo pala ay nagre-rejoice at tayo ay masaya, no? Rejoice and be glad, no? Meron daw, ano? Dahil daw, meron tayong great reward. Laging open po yan. Hello? Hello? For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Ito maganda. May gumawa na po. Meron na po ng sakripisyo. May mga napatay na may napugutan na kagaya ni John the Baptist para itong reward na ito ay tayo ang nagmana. Tayo ang sumalo. Hello? Walang pinag-iibaya doon sa ating mga ninuno, no? Sila nagsumikap, sila nagpundar, kaya tayo naging tagapagmana kung ano meron silang mga pinundar. Ganyan din po yan. Yan ang ginawa ng mga lingkod ng Diyos ng mga kapanahon ng mga Old Testament. Diba? Hello? Sinakripisyo na nila para sa atin. Okay? Kaya ang gagawin natin, rejoice and be glad. Okay. Romans chapter 5, 3 and 4. We can rejoice too when we run into problems and trials. Wow. Kaya ba natin gawin yan pag may problema? Magre-rejoice pa rin tayo? Yan. Yan dapat natin gawin. We change our mind. Renew our mind. And trials. For we know that they help us develop endurance. Diyan tayo tatatag. Hello? And endurance develop strength. Diyan tayo lalakas ng ano, ating character. And character strengthens our confident hope of salvation. Hello? Grabe, no? Okay? Hindi tayo pwede matina kasi tumitibay tayo dyan. Nagkakaroon tayo ng solid foundation. Okay? If we keep on rejoicing. Diba? Ba't natin po problemahan yung problema? Hayaan mo silang problema sa problema niya. Tama? Ang tanong, tayo ba gumawa ng problema? Unless na tayo gumawa ng problema, sinadya natin yung problema. Talagang problema yan. Okay? Romans chapter 12, verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. No, nung Monday, ang ating topic po ay prayer. We should be faithful in prayer. Okay? Prayer to God, sabi sa Psalms 119:135, smile on me and teach me your laws. Pero sabi sa ABC Hari David, no? Sabi niya, Lord, humiti ka rin sa akin at turuan mo ako ng iyong mga batas. Next, Psalms 31, verse 16, sabi niya, make your face shine on your servant. Lord, ipakita mo sa akin na ang iyong mukha ay mas ano, ay nagniningning sa akin na ikay masaya sa iyong lingkod. Save me in your steadfast love. Lord, ilitas mo ako sa iyong pag-ibig. Hello, alam niyo yung verse nito? Ito ay parang, ano pa eh, nagmamahawa pa siya eh. Kay Harry David eh. Pero sa totoo lang, no, sa panahon ngayon, hindi na kailangan. Bakit po? Hello, bakit po tayo pa ay niligtas na? Pangalawa, tayo ay minahal na. Unconditional love. Kahit pasaway ka pa, kahit makasalanan ka pa. Kasi sabi ni ating Panginoon Jesucristo,
He loves the sinners. Sino ba hindi makasalanan? Ayaw po lahat. Okay? Okay ba yun? Kaya masaya po ang ating Panginoon. Hello? Kaya tuwing tayo ay mananalangin, when we seek His face, no? He is smiling. Kanino siya nag-smile? To us. Okay ba yun? Psalms 4:6, many people say, who will show us better times? Let your face smile on us, Lord. Yan. Lagi po siya nakismile. Amen. Reminders, Joshua chapter 1, verse 9, have I not commanded you? Sabi niya, hindi ko ba kayo binagbinan? Be strong. Be strong and courageous. Do not frighten and do not dismay, for the Lord your God is with you wherever you go. Hello? Diba? Kung nasan ka ngayon, ang Diyos ay nasa atin. Ano man sitwasyon natin, ang Diyos ay nasa atin. Ano man problema natin, ang Diyos ay nasa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo sasaktan. Magkos ay tayo ay pagpapalain niya. Tandaan niyo po yan. Isaiah 41 verse 10, fear not, huwag ka matakot. Ano mong sitwasyon? For I am with you, sinabi niyo ulit. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Diba? Kasi po ang righteousness ay binigay niya sa atin. Hello? Hello? We are the righteousness of God. Okay? Example, Job chapter 9, verse 27. If I say, I will forget my complaint. I will change my expression and smile. Alam niyo naman nangyayari kayo, ho? Diba? Kung ano man yung nararanasan niyo sa kumpara sa naging buhay ni Hope, ay mas matindi ho yun. Bakit? Mas matindi pa sa COVID. Hello? Kasi yung mga anak niya, instant lahat matay. Oh. At least kung may COVID, meron pang bakuna, meron pang, dahil mayaman naman si Hope, gaya niyang kumuha ng mga specialist na mga doktor o doon sa hospital, kaya niya bumili ng hospital, ganyang payaman si Hope. Pero nangyari kay Hope, namatay bigla eh. Namatay lahat. Oh. Hello, nawala ng hanap buhay, ng kanyang, yung kanyang negosyo, na-wash out po lahat yun. At nagkasakit pa siya ng malubha na walang gamot. Diba? At even bakuna, wala po. Yung nagkaroon siya ng bukol sa buong katawan. Nagnanaknak. Kayo ba nagkaroon ng ano, yung pinsa? Eh, sa kanya buong katawan. Isipin niyo po yun. Nakakadiri po yun. Hello? Ano pong ginawa ni Hope? Diba? Kasi wala na siyang magagawa eh. He's hopeless eh. Ang ginawa niya, sabi niya, I will change. Pwede ba natin sabay-sabay sabihin niya? Okay? Sabihin nga natin, I will change my expression and smile. Hello? Ano po nangyari ko, Hope? Binalik sa kanya ng Diyos ng masigit pa doon sa kanyang mga dati niyang ari-arian. At nagkaroon siya ng magaganda pang mga anak. At ang anak niya, pinakamaganda pa, no? Doon sa lugar niya. Isipin mo, magkaroon ka ng anak na pinakamaganda sa lahat. Kaya yung anak ko po, Jisri. Kasi isa sa anak nito ang pangalan Jisri. Ito, yun daw ang pinakamaganda doon sa lugar nila. Hello? Amen? Ano ginawa? Smile! Okay? Kaya yung mga nawala sa inyo, yung mga naubos sa inyo, di ba? Kung kayo may lubog sa utang o ang dami niyong bayarin, hello? Eh, huwag kayo mag-alala. Okay? Ang gawin natin yung ginawa ni Hope, smile! Mag-smile. Diba? Okay ba yun? May bonus pa po. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, and now, dear brother and sister, para sa po sa atin yan, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Hello? Hello? Dahil ang Diyos po, sa totoo lang, happiness is our birthright. Ganito po, our birthright from God is happiness.
Okay? Okay. Tapos na po tayo sa ating sharing sa umagang ito. Naway ay, ano, kita mo yung picture profile ni Success Risk, no? Naka-smile. Even si Jen Ciprina, no? Naka-smile. O si Plus Donald, naka-smile. Hello? Diba? Sabi ni Jenaline Gapatan, thank you Lord for your unconditional love for us sinners. Okay, at balik na sa iyo, Plus Donald. Ayan, maraming salamat sa Diyos na muli nakarinig tayo ng napakaganda, di ba? Na salita at na aral, no? At imagine, no, ang gagawin mo lang pala ay mag-smile, di ba? At totoo naman 'yan, no? Kung sino naman na kung sino yung ating makasalubong at ngumiti ka, di ba? Talagang ano eh, gaganda yung araw nila. Minsan nga magtataka pa sila eh. Di ba? Bakit ngumingiti? Kilala ko ba 'yon? Di ba? Nang buong maghapon na 'yon na iisipin niya na kung sino 'yon, pero ngumiti sa kanya. So magpapagaan ng pakiramdam talaga 'yon, ano? Kaya pasalamat tayo sa Diyos na talagang ginawa niya yung mga magagandang ngiti na 'yan, no? At yun, talaga nakakatawa, no? Yung ating topic ngayon. At isa pa, Chaplain, no? Yung nabanggit na mga na palabas, ano, nakaraang Lunes, yung mga movies, no? Totoo po yun, no? Yung War Room, no? Pinanood ko at talagang napakaganda ng movie na yan. It's all about trusting God, no? At sabi nga nila, anuman ang mga nangyayari sa atin ngayon, yung mga trials natin, it is no longer our fight, no? It is God's fight. All right? Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa kanya, no? At sabi nga ang lahat, no? Lahat ng laban, wala pong ipinanalo ang kalaban. Okay? So lagi tanging Diyos lang ang nananalo sa lahat ng laban. Okay, so 'yun, ano, muli ay gusto namin kayong imbitahan, ano, sa ating website philipvalerio.com. Nandiyan yung ating mga tungkol sa ating faith in action, nandiyan yung tungkol sa iba't ibang pwede nyong magkakitaan din, ano, mga iba't ibang blessings. Okay, at syempre, no, yung ating album na Preaching ay still out, at once again, ano, magre-release po tayo ng mga bagong kanta ni Chaplain Philip Valerio this coming October 1. All right, talagang sabay-sabay ang blessing, Chaplain, ano, meron kang on cue. Meron kang mga kanta na mga i-release by October 1. So talagang punong-puno ng blessings, and once again we'd like to congratulate you sa mga nangyayari sa iyo, at nakikita natin na ang ginagawa sa iyo talaga ng Diyos, dahil wala kang inibang inuna eh, kundi ang Diyos eh. 'Di ba? So kaya ang Diyos ang kikilos para sa iyo, na hindi mo inaasahan na mangyayari, eh, talagang eto na. Diba? At matutunghayan na nating lahat, no? Muli ay hindi namin ipinagyayabang, ano? Ang pinapakita namin diyan ay kung paano kumilos ang Diyos sa tao. Okay? Basta unahin natin siya. All right. So, 'yun, muli, Chaplain, any parting words po sa ating mga nanonood? Actually, ang ganda ng sinabi mo. Dagdagan ko lang 'yun, no? Alam mo nyo, yung sinasabi na busy, maraming pinagkakabalahan. Alam niyo po, hindi ako naniniwala doon. Alam niyo bakit? Saan nangyari sa buhay ko? Basta patungkol sa Diyos, no? Sa gawain ng Diyos, no? Although sabay-sabay lahat 'yan. Tatapatin ko po kayo, no. Mas marami ang oras ko sa pahinga. Mas maraming pa, ano, yung yung enjoyment ko kaysa yung ako kayong point ko. Kasi kasi kanyan po, ano, busy, ang dami pinagkakabalahan, no? Sa pagkita, sa pagninegosyo, sa pagtrabaho, pero walang time sa sarili niya, no? Alam niyo, kaya ang Diyos binigyan tayo ng time, no? Na actually mahabang time para sa kanya, para mag-enjoy. Kasi ang enjoyment mo nasa presence niya. Kasi kung tayo ay busy, lagi tayong stress, may stress talaga tayo, madidepress eh. Tapos malungkot ka pa rin, di ba? Kasi ang tao naman, hindi naman talaga yung nasasayahan yung anumang meron siya kinikita, kahit gano'ng kalaki yan. Yan ang nature ng tao eh. Ang point ko dito, malaki ang difference siya eh, no? Di ba? Kaya
karamihan po nagsasabi sa akin, oy, pag tinatawagan ko yung ibang tao, no, yung mga member natin, mga estudyante natin, oy, chaplain, napatawag ka, alam ko, busy-busy ka. Pero sinasagot ko, hindi, hindi nga ako busy. Ang dami ko pang pahinga nga eh. Ang dami ko pang spare time eh. Kaya nga napatawag ako sa inyo eh. Alam niyo ba yun? Diba? Kasi po bakit? Kasi nga, yung ginagawa natin, dapat naka-align tayo doon sa gusto ng Diyos. Kaya yung sinasabing, yung labor natin, yung tatrabahoy natin ng ilang taon, kay Lord, isang araw lang yun. Kaya pag sinabi isang araw, isipin mo kung kikita ka ng 10 million, isang araw lang yung pwede. Ang ibig sabihin, ano pang gagawin mo sa 10 taon? Pwede ko, ano pang gagawin mo sa 10 taon? Diba? O, di magpapakasaya na lang, magpapasarap na lang. Kasi ang sabi ng Diyos, meron siyang pleasure pag ang kanyang mga anak ay nag-enjoy. Kaya tanong, are you enjoying your life? Diba? Kasi, idagdag ko lang sa preaching natin kanina, no? Talagang nabasa natin kanina, meron talagang fake o hindi genuine na smile. Kasi ano yun eh, mag-depende pa sa sitwasyon natin eh. Diba? Ay, ko, ito dyan pa rin. Kahit anong gawin natin, ipikit mo natin ang mata natin, nandiyan pa rin yung mga problema, nandiyan pa rin yung mga bayarin, yung utang, nandiyan lahat eh. Ako yung sibihin ko. Ako yung sibihin ko. Okay? Pero, sabi ko sa inyo po, pag talagang naging, ano sabi niya, ng Diyos, kung talagang naging tapat ka, yung talagang sinurrender niyo lahat, talagang naglilingkod ka sa Diyos, talagang you make the most of it. Di ba? Talagang favor ang mangyayari po sa inyo. Sobrang favor po ang mangyayari sa totoo lang. Diba? Kaya nga, ako po, bilang buhay na patotoo, kapatid ko kayo, I am, alam ni Coach Donald yan, I am retired. Oh, di ba pangarap ng mga ano yan, ng mga lahat ng tao yan? Alam niyo po, kahit ng mayayaman, hindi mo si Henry C., ang tanda na, nagtatrabaho pa rin. May nakakita ka doon sa mall, naka-wheelchair na bago mamatay. Dako, tinitinan pa rin yung mga negosyo yan. Nagtatrabaho pa rin. Hello? Hindi makapag-retire. Pinakamayaman na po yan, ha? Dako, isibihin. Treasure ho yun. Kasi sa daming negosyo, treasure ho yun. Yung meron lang mas nakarami, nasunugan sa SM. Diba? Ang sakit sa ulo yun. Yung sa Pure Gold, sa Antipolo, nasunugan. Diba sakit sa ulo yun? Diba? Pero yung kagaya natin, no, I'm not bragging anything. Actually, even before, I was retired. Hello? But not expired. Hello? Hello? Kaya marami tayong pwedeng, ano, kaya marami tayong ginagawa ngayon. Kaya natin pagsabay-sabay lahat. Kasi hindi na tayo problema sa mga bayar eh. Kasi nga, favor na nga, hindi mo na nga tatrabahoin eh. Hello? Hello? Ang tanong, kailan pa ba tayo magtatrabaho? Until when? Diba? When we are keep on working and working and working, I don't think so you have time sa Diyos. Diba? Hello? Tignan mo si Haring David at si Moises. They spend all the day of their lives in the presence of God. Alam niyo po yan. Yung mga nagbabasa ng Bible. Hello? Diba? Hindi natin pwede sabihin, wala kang time, busy ako, marami akong ginagawa, huwag mo akong storbohin. Yan yung mga tao na, ay, alam mo na ibig sabihin. Diba? Sana huwag po ngayon ang buhay natin. Tama? Hanap ka na hanap ng pera. Diba? Tapos kulang naman din. At end of the day, kulang na naman. Oh. Diba, Coach Donald? Coach Donald, nakita nyo? Yung pinopost ko? Oh. Oh, yes. Ilang minuto? Eh, 8 minutes. 11 minutes. Yung kikitayin na isang buwan. Ano lang, 11 minutes. Ang tawag doon, favor eh. Kaya meron tayong lalabas na kanta. No? Yun ang pamagat. Diba? Favor. Favor, diba? Hindi labor. Hindi, huwag na talagay ng labor. Pangit yun. Favor tayo. Ang pamagat ko ay favor. Favor with flavor. Yan. Flavor of the month. Diba? Hello? Every season is a flavor. Diba? Kumbaga, paborito tayo ng Diyos. Okay ba yon?
Hello? At ang kagandahan nito, share ko din, oh. Nandun naman dun sa aking website yan, eh. Yung gagastusin mo, yung gagastusin niyo po, kunwari, yung nakikita niyong income po, yung na pwede mangyari sa inyo, yung gagastusin niyo po, no? Nangyari, parang libre na. Di ba? Hello? Oh, kagaya niyan, yung 10,000 sa 11 minutes, punta ka dyan sa ano, yung pinakamahal na hotel dito sa Tagaytay. Ano lang yun? Naka-promo 7.5, pero pinakamagandang hotel na yun. Nakuha niyo yung point ko? Tama? Sabihin, mag-check-in ka sa hotel, kumain ka sa masasarap na restaurant, yung pinakamahal, consider yan libre. Hello? Libre yun. Hindi yung karamihan eh, naku, nag-iipon. Di ba? Nag-iipon. Tignan mo, pagdating sa Pasko, yan, malapit ng Pasko, may ipon mo ba kayo? May ipon mo ba kayo? Meron ho ba kayong pang-bakasyon? Meron ho ba kayong, meron ho ba tayong, ano, yung pamimigay? O, di ba? Kasi kaya po ko pinagpapala ng Diyos ng ganito, para masundan nyo po. Hello? Tignan mo, kahit hindi Pasko, namimigay tayo. Kahit hindi Pasko, nagbabakasyon tayo. Sana nakita, nagbabakasyon ka isang buwan. Nung nakaraan, tatlong buwan. Hello? Tapos pandemic, anong ginagawa ni Chaplain? Naglilingkod kay Lord. Hindi ako naglilingkod sa inyo. Di ba? Hindi, wala akong pakialam kung kayo ay magalit sa akin, mayabangan kayo, o maingit kayo, walang dating sa akin yan. Advantage pa nga sa akin yan eh. Sa totoo lang eh. Hello? Di ba? Ang pinagkakatiwala lang ho natin ang Diyos. Di ba? Diba? Hindi ako naiingit. Ano? Followers na ganito, million. Followers na ganyan, million. Bakit ako maiingit? Tama? Hello? Hindi naman quality yun eh. Quantity yun eh. Okay ba yun? Sana meron kayong natutunan sa araw na ito. Smile. Okay? Smile. Ngayon, nag-smile ka na. Anong nararamdaman nyo ngayon? Nawala yung sakit sa kasuhan, nawala yung sakit ng ipin, nawala yung nararamdaman na pain, di ba? Nawawala yung stress, nare-relieve ka ngayon, yung pressure, no? Nawawala. Tignan nyo po, di ba pag pressure kayo, nakababa yung balikat. Kaya, no? Di ba nakaganyan? Ngayon, mapapasin nyo po ngayon, yung balikat nyo nakataas na. Yan, no? Si Mama Mary, naka... Hindi, huwag nyo itaas. Talagang nakano yan, normal. O, yan, no? Basta natin mo nga sa'yo. Tingnan ko nga sa'yo. Yung balikat mo. Oh, di ba pag depressed, baksa ang ano. Yung malungkotin, may sakit, baksa ang shoulder. Di ba? Kita mo yung mga player. Player. Parang doon, yung ano. Ano yun? Tawag doon? Pag ino yung damit, sinasampay. Hanger? Oh, tingnan mo yung mga ano nila, yung mga shoulder nila, parang hanger. Kasi sila, physically fit sila, hindi ka pwede makasali sa tournament, hindi ka physically fit. Kaya kita mo yung mga shoulder nila. Oh, halos pantay. Tama? Oh. Hello? Ang tanong, pantay na ba yung shoulder? Ano, nakataas na ba yung shoulder nyo? Bagsak pa rin. Pag binagsak nyo, ang tawag dyan, fake smile. Pag kayo ay tunay na ano, smile, talagang yung, makikita nyo agad sa shoulder nyo. Yan, kagaya sa akin. Oh, di ba? Okay ba yun? At salamat, no? Salamat ulit. Marami tayong natutunan dito eh. Okay? Thank you, Lord, sa karunungan ito na na-share natin for His glory. At salamat, Coach Don, at the rest of the success at mga followers mo natin. Magsama-sama po ulit tayo. Magkita tayo sa next week, Monday, 9 p.m. Tama ba yun? Sorry, 8 p.m. 8 p.m. At sa Wednesday po ay 9 in the morning. At sa totoo lang, sana huwag naman ako magsawa sa mukha nyo. Iba naman dapat makita ko. Hello? Alam nyo bakit? Hindi natutuwa ang Diyos eh. Diba sabi ko nga kanina, lagi naka-smile ang Diyos. Pero pag nakikita niya, parang ikaw pa rin. Kailan gusto ko sabi niya? Kailan ba gustong ano? Gustong pagpalain? Ayaw niyo yung mga mahal niyo sa buhay pagpalain din? 'Yan ang sinasabi niya ngayon eh. Dinidikit sa akin eh. Sinasabi niya direkto sa akin na
Kayo lang bang gusto mo ano pagpalain? Ba't tayo yung ano, i-share ito? Diba? Okay ba yun? Okay, salamat po ah. See you next week. God bless us po.